REIT Philippines 2020 update. Bakit maraming excited sa REIT or Real Estate Investment Trust? And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga helpful videos na katulad nito, please click the subscribe button. Ang REIT or Real Estate Investment Trust ay isang public company or stock corporation. Pag sinabing public company, pwede tayong makabili ng shares sa mga company na to. Through REIT, magkakaroon ng opportunity yung mga small investors na katulad natin na makapag-invest and makapag-own ng shares sa mga income-generating real estate assets. So ano yung kalimbawa ng mga real estate assets na to? Kasama dito yung mga apartments, office buildings, warehouses, medical facilities like hospitals, kasama na din yung mga hotels, resorts, shopping centers, and also yung mga highways and railroads. So marami talagang property na pwedeng makover dito sa ownership ng REIT. And tulad ng nasabi ko kanina, since ang REIT ay isang public company or a stock corporation, tayong mga ordinaryong Pilipino pwedeng bumili ng shares from a REIT company. At yung mga shares na yun ay pwedeng lumaki through time. And on top of that, makaka-receive ka rin ng mga dividends. And sa may receive mong mga dividends regularly, dito mo mararamdaman yung kita mo sa REIT. Isa sa magandang feature nito is hindi mo kailangan ng sobrang laking halaga para magkaroon ng real estate investment. And mas liquid din siya. Ibig sabihin, mas madali mabenta yung investment mo sa REIT. Well, typically, ang alam natin about real estate income is through rentals or yung mga paupahan. Mamumuhunan ka sa apartment, papaayos mo, papagandahin mo para pwede mo na siyang maparentahan sa iba. Meron naman yung house flipping. Bibili ka ng bahay sa mas murang halaga and then ipapaayos mo yung bahay. And ang goal mo is maibenta yung property na yon sa mas mahal na halaga. So sa house flipping, kikita ka pag nabenta mo na yung property. Sa rentals naman or sa paupahan, kikita ka pag napaupahan mo na yung property na yon and na-sustain mo yung income sa matagal na panahon. So yun yung mga normal na real estate investment. Malaki yung capital na kailangan and mas mabusisi din yung process sa pagbenta. Ngayon, ang latest sa real estate industry is yung REIT. So na-resolve niya yung mga ganong issue sa normal real estate investment. Sa REIT, mas mura, sa REIT, mas liquid, and sa REIT, mas diversified din yung investment. And gaya nga ng sabi ko, sa REIT, mas mura yung kapital na pwede mong i-invest. And at the same time, mas madali ding mag-invest sa REIT. Sa technology na meron tayo ngayon and sa dami ng online brokers na available dito sa Philippines, kahit nasaan ka pa, pwede ka mag-invest sa REIT online. And also, kung gusto mong ibenta yung investment mo sa REIT, mas madali din siya gawin online. So, paano ba ako makakapag-invest sa REIT? Sa mga susunod naming videos, ipapakita namin yung step-by-step process on how to invest in REIT. Actually, matagal nang pinag-uusapan itong REIT na to. Maraming naghihintay sa REIT. In fact, sa ibang bansa meron ng REIT. So, yung iba nating kababayan is familiar na sa ganitong type ng investment. And finally, mangyayari na din siya dito sa Pilipinas. So, very quick lang, daanan natin yung konting history ng REIT dito sa Philippines. So, noong July 2007, nag-start mag-file ng bill about REIT. Na-file to sa House of Representatives. And after 2 years, which is noong December 2009, naging law na yung bill about REIT. And although na-sign na and na-approve na yung law about REIT, hindi siya naging ganun ka-enticing sa mga big players sa real estate industry. Hindi sila naging ganun ka-interesado to push for a REIT company. Ilan sa nakitang dahilan is yung minimum public ownership level na nakasaad sa implementing rules and regulations of the REIT Act or REIT Act. And also, naging balakid din yung 12% na VAT or value-added tax kapag mag-transfer ng property to a REIT company. So, ang nangyari is kahit suportado na ng batas ng Pilipinas yung concept about REIT, wala naging interesado na umpisahan yung REIT. So, umabot ng isang dekada and lagpas pa bago na umpisahan talaga yung REIT. And ito na nga, buti na lang bago pa magkaroon ng lockdown, nagkaroon ng joint signing ceremony between DOF or Department of Finance, SEC or Security and Exchange Commission, BIR or Bureau of Internal Revenue and also PSE or Philippine Stock Exchange, yung apat na yon nagkasundo and na-clear na yung mga balakid and agam-agam about sa REIT. And na-sign na nga yung agreement or amendment about REIT noong January 2020. And within the same year, that's July 2020, nanguna na ang Ayala sa REIT. The first ever REIT company is AREIT or Ayala REIT.
Para sa initial public offering nila or IPO, you can buy a share for as low as 27 pesos. And yung public offering period ng AREIT is magro-run from July 27 to July 31. And yung mga funding na makukuha from buying shares sa AREIT is magagamit sa mga real estate projects ni Ayala and yung mga ilang expansions pa na plan nila. And on top of that, magkakaroon din ulit ng REIT this year, and this time it will be from Double Dragon. We will publish soon a video about that, so mas maganda na mag-subscribe ka sa channel namin and click the bell icon na rin para mag-updated ka sa mga upcoming videos namin. So going back sa AREITs or Ayala REITs, ito yung ginawa naming detailed video about it and also how to invest in AREIT. Andito yung step-by-step process on how to invest sa AREIT through COL or BPI trade. And sana nakatulong tong video na to, please let us know by clicking the like button. You may also share this video, especially kung alam makakatulong to sa mga kababayan natin. And this is Lou from Invest Library. See you on our next video. Bye-bye!